So let us draw the shearing moment diagram for this beam. No? So the beam is loaded by a concentrated load, 20 kilonewton, and then merong uniformly varying load from A papunta dito, no? Then uniformly distributed load from here, from dito sa dito punta dito, no? So varying load mula dito hanggang doon, then uniformly varying load ito. So yun yung scenario. So let us draw the shearing moment diagram. Then before that, kailangan natin isolve yung reactions. Siyempre, dahil meron tayong mga reactions dito eh. Reactions RA and RB. So meron tayong reactions dyan. So first, we need to know the reactions at A and B. So let us sum the moment at A, and that is equal 0. So dito tayo nagsasum ng moment sa A. So makukuha natin dyan RB. So therefore RB times distance is 10. So 4.5 plus 5.5, that is 10. So this is 10 equals itong triangle muna. So that is 1/2. Sa A tayo nagsasum ng moment, ha? So 1/2 times 4.5 times 18. Okay, 18. Siyempre 18 mula dito hanggang dito, 18 yan eh. So therefore 18 yung ating height, times the distance 3. 2/3 of 4.5 is 3. So dito yung centroid eh. This is 3. Hatiin mo naman sa tatlo eh. 1.5. So 2/3 is 3. Dalawang 1.5 eh. So that is 3. Plus ito. So rectangular na yan. Plus natin yan. So that is 18. Times that is 7.5, no? Dahil 5.5 plus 2, that is 7.5. Ngayon, may mga iba naman sa inyo na gusto hatiin, okay din yun, no? 5.5 tapos yung 2.5, okay din yun. Kung hatiin mo yan, no problema yan, no? But at this time, mas madali yung buuhin na natin sila. So that is 7.5, and the distance is 8.25, kasi gitna ng 7.5 plus mo sa 4.5, so gitna ng 7.5 is somewhere na 3, no? 3.5 ang 7 eh, may 0.5 pa. 3.75 plus 4.5. Okay, so this is 8.25. So this is 8.25. So this is 8.25. Then minus 20 times 1. Okay. Ito, no? Sa A tayo nagsasum ng moment, eh. Kaya minus siya. Kasi ikot niya pag ganun, eh. So, counterclockwise. So, dito dapat siya, no? 20 plus 1. Kasi clockwise equals counterclockwise, so 20 times 1 plus yan, no? Lumipat siya sa kabila, kaya maging negative.
Ganun. So clockwise equals counterclockwise tayo eh. Equilibrium eh. So therefore RB, we have RB equals, that is 121.525 kilonewton. Okay, we already have the value for RB, and then let us solve for the value of RA. So to get the value of RA, let us sum the moment at B. That is equal 0. Equilibrium eh, kaya equal 0. So kaya RA times 10, RA times 10 equals 20. Ito times 11 times 11. 11 distance niya dito, sabihin, no? 10 plus 1 is 11. Sabihin na tayo nagsasum ng moment eh. Plus yung triangle, 1 half times 4.5 times 18 times 7. No? 7. Kasi 1/3 eh. 1/3 dito eh. 1/3 is 1.5. Diba? 1/3 ng 4.5. 1.5 plus 5.5 is 7. So this is 7. So plus natin to. Ito hahatiin ko kasi magiging negative to eh. Pero kung gusto nyo hindi hatiin, pwede rin naman. Walang problema. Walang kaso. Yung 7.5 times 18, okay din yun. For this time, hatiin ko. Simpleng mechanics lang to, no? So, kaya review your mechanics. 18 times 2.75. No? Kalahati eh. Kalahati nito. Then minus 18 times 2 times 1. No. Ganyan siya. Kasi 2 to eh. 2. Then kalahati ng 2 is 1. Sabi ka nagsasum ng moment eh. So we will get the value of RB, RA. Sabi tayo lang sa amin, kaya RA makuha natin. RA is 73.975 kilonewton. Ganyan siya, no? So, you need to check, no, that the reactions, the sum of the reactions are equals to the sum of the loads. Check nyo na, no? Kasi hindi yan mako-close eh, pag hindi nag-balance. Okay, and then let's go to the shearing moment diagram. I-draw na natin yung shearing moment diagram. So, dito tayo. This is the shear diagram. This is our shear diagram. So, shear diagram yan. So, dito sa shear diagram, simula tayo sa dulong-dulo. So, sa dulo, bumaba agad siya ng negative 20. So, this is negative 20. Bumaba agad siya, no? Negative 20. So, from negative 20 papunta sa A, wala namang load eh. Kaya, diretso ka lang. Diretso lang tayo dito. So then, negative 20 plus nar, plus mo yung reaction na ito. Bakit to eh? No, bakit mo yan? So magiging 53. So this is 53.975.
Then minus mo yung triangle. No, minus mo yung 1/2, 4.5 times 18. So that is 13.475. So concave curve na siya, no? Second degree. Yan na siya, no? Curve na siya. Kasi first degree to eh. No, first degree. Then second degree yung sa ilalim. Yung sa shear. So then, minus natin to. Going down uli to. Minus natin yan. So that is minus. Okay, lagay mo pala natin muna yung value. This is 13.475. Then, minus nito, 18 times 5.5. So, straight line na yan. No? That is straight line. That is 80 plus. Straight na to. Okay, this is negative 85. Negative 85.525. Okay. Then, may reaction tayo sa B. So, 85.525, negative yan, plus 121.525. So, that is 36. No? That is 36. So, dito, 36. This is 36. And 36 minus this, that is 18 times 2. No? Ito, minus natin to. 18 times 2. 18 times 2 is 36. So, that is 36 minus 36, 0. Okay. 0. Okay, na-close natin. So, first degree yan, straight line. Straight line yan. And, nagkaroon tayo ng limang, ano dito, no, areas. So, this is area 1. This is area 2. Area 2. And this is area 3, yung liit, no? So, maliit na to. Area pa rin yan, kahit maliit, no? This is area 3. This is area 4. And this is area 5. So, ganun mangyari dyan, no? And then, let's solve for the areas, no? And take note, no, pag naging trapezoidal yung load, area method is not applicable. Trapezoidal lang load. Kunyari, sa halip na ganyan, naging ganito yung load, no? So, trapezoid na to. Hindi na applicable yung area method. You need to compute the moment by section. Ibig sabihin, mag-cut ka ng section, then sum the moment. Madali lang naman yun eh. Moment is force times distance lang naman. So, kailangan mo nang mag-ano. So, pag nakuha, pag dito ka na, di, oops, sorry. Pag dito ka, o di, sum ka ng moment na manually. No? Pwede naman yan eh. Okay. So, ito, hindi naman trapezoid. So, we can use area method. So, using area method, solve natin yung mga areas from area 1 to area 5. Okay. Let's start from area 1. So area 1. So area 1 equals ito area 1. Negative 20 times 1, di ba? And then that is negative 20. Unit nito is kilonewton meter. Ha? Kilonewton meter. Kasi kilonewton times meter eh. O di, kilonewton times meter yung unit niya. And then for the area 2, yung area 2 natin, dalawang shape, no?
dalawang shape tayo. Ito yun eh. Kumbaga ito siya eh, no? Ganyan siya. Kaya solve natin yung shape na to muna, plus natin yung shape sa taas, no? Ganun yung gagawin natin. So let's solve for the area. So unahin natin tong sa baba muna. Unahin natin yan. So that is a 13. Positive yan, no? Sa taas eh. Positive area yan. 13.475 times natin sa 4.5. times natin yung this one, no? This one. So ano yung height na to? That is a 40. Kasi 53 minus 13 eh, 40 para sila ng decimal point. So that is 40. 40 yan. So kung 40 yan, so that is plus 2/3, no? Remember yung ganito, no? So this is 2/3. This is 1/3. So sa malaki tayo na portion, kaya 2/3. 2/3 tayo. 2/3 of 40 times 4.5. 2/3 of 40 times 4.5. So therefore area 2 is 180.64. Okay. And then area 3. It's an area 3 triangle. Triangle yung area 3, but wala pa pala tayong value ng ano, no? Ng x. So let's solve for the value of x. Pag na-solve natin 'to, palitan natin yung kulay. Para maging visible. So this is x. This is x. Pag masolve natin yung x, masasolve din natin to. Minus lang naman natin sa 5.5 yan, you know. Or solve natin to sa kabila. Solve natin tong x. And then yung natira, pwede rin naman yun. This is x. Tapos minus natin, yun yung sa kabila. Yun yung nandito. Press lang, no? So, ngayon, let us solve for the value of x. So, ito siya. Ito yung x. So, this is 18. Ito, x to. X yan. Dito, 0. 0 yan dyan. So, ganyan. Ayan yung shear eh. And then, dito is 85. Absolute, no? Negative, ano indicate siya direction? 85.525. No? So, lumalabas, 18x equals 85.525. So, therefore, x is 85.525. Divided by 18. No? So therefore we can solve for the value of x. That is a 4.75 meters. So this is a 4.75. So x is 4.75. No? So, or you can use the ratio of similar triangle. Kasi kung titignan nyo, ito siya, no? Ito siya. And then ito. Ayan. So, may value ka dito. Meron kang value dito. May value ka dito. And then this is x. So, ratio of similar triangle, no?
Ito naman, this is 5.5 minus x. So, pwede ka na. Ratio of similar triangle. Press lang yan. Okay. So, ngayon, if this is 4.75, the other one, yung katabi niya is, 0.75, no? This is 0.75. Minus mo sa 5.5, eh. It's 0.75. So, let's go for the area. Let's solve for the area 3. So, this is 1/2. Triangle yan, eh, no? 1/2. Ano yung distance na yon? Yung maliit na distance, 0.75 times 13.475. Okay? So, that is a 5.05. Okay? And then, for area 4, ito yung area 4, yung malaki, no? So, negative area yan. That is 1/2 minus 85 times 85 negative 0.525 times 4.75. So, we have the value of A4, which is negative 203.12. And we have last one, area 5. So, madali lang, triangle lang yan, no? Positive yan, no? Kasi sa taas, 1/2 of 36 times 2. 2 will cancel out. So, therefore, that is also 36. So, okay. We already have the values of the area. So, we can now draw the shear and moment diagram. So, kinuguhitan na natin yan para sure tayo na nakalinya. So, let us draw the shear moment diagram. So, this is moment diagram. Okay. So, siyempre, dulo, walang moment yan, zero. No? And, zero degree. So, dito tayo, negative 20 yan. Negative 20, area 1. So, this is negative 20, no? Straight yan, kasi ano dito eh. 0 degree, first degree yan. Then, the next natin is dito, no? So, since this is in the first degree, curve na tayo, second degree, no? Negative 20 plus area 2. Area 2 is 180, no? 180.64. So, pag inad mo yung negative 20, ma-minus yun. So, magiging 160. Curve na yan. So, 160.64. Okay? Then, yung area, ito meron pa pala, oh. So, we have here. Meron pa tayo, no? So, additional pa yan. Plus area pa yan. That is positive area. So, aakyat pa siya, no? So, i-plus natin area 3 na 5.05. Magiging 165 yan. No? So, dito aakyat pa siya. Aakyat pa siya ng konti. Curve pa rin yan, no? Curve pa rin yan. Pa siyang konti dyan. So, this is 165. Dito ko nasulat sa baba, no? Kung kasya naman, eh. So, 165. Di kasya sa taas, no? 165.69. So, as much as possible, dapat, eh, nasa labas. Pero, hindi na kasya, eh. Nilagay ko na rin dyan. Okay? So, that is the value nito. Maliit. Ngayon, i-add natin yung negative 85. So, mamaminus yan. So, usually, hindi talaga yan ganun ka-perfect, no? May mga discrepancy, no? May mga discrepancy yan.
Kasi yung area 4 natin is 203.12 minus natin yung ano. So may kunting discrepancy, but little discrepancy is okay na yan, no? But kung titignan mo the accurate value dyan is 36, kasi 36 to eh, no? Kasi kung isasama naman ang moment dyan, that is 18 times 2 times 1, that is 36. So dito negative 36 yan, although hindi mo makukuha yung, because sa mga round off minsan hindi mo makukuha yung tumpak na tumpak. So pag minus mo yung 203.12, hindi yan siya tutumpak sa ano, no, 236. But the correct answer dyan is 36. That is negative 36. No? So may discrepancy yung konti. Sundin mo na lang yung pinakatama. No? Kasi pag binaliktad mo, pag dito ka naman manggaling sa kabila, magiging ano yan eh, no? 36 eh, no? Magiging 36. So that is 36. And 36 plus 36 kasi is 0. Ito straight line na to. Ah, curve pa rin to, no? Curve pa rin to. This is still curve. So 36, negative 36 minus 36 is 0. So now, nakuha na natin, no, yung shear and moment diagram. And our maximum moment is ito, 165.69. No? Kasi kailangan mo malaman yung value ng moment ng beam para ma-design mo siya properly. So dito, ito yung moment diagram natin. And this is our shear diagram. And for the shear, ang pinakamalaking shear natin is negative 85. Yun ang gagamitin natin sa design. So, okay. So this is our shear and moment diagram for this type of beam. And hope you understand.